Ang kwento sa likod ng pagkalat ng iskandalo ni Andrea Brillantes noon, ibinunyag na. Yan ang trending! Huwag nyo kaming i-compare ni Kitty. Marami kaming differences. True, may bold ka, ako wala. Yan ang palitan umano ng mensahe sa publiko ni na Andrea Brillantes at Veronica Kitty Duterte. Ito ay matapos ma-hot seat ng kapamilya actress kasunod ng kanyang mga naging pahayag sa natapos na election 2022. Bigong masungkit ng kanyang kandidatong sinusuportahan ng pwesto sa pagkapangulo, kaya naman nagtatalak ang actress sa social media. At nakapagbitiw siya ng mga salitang hindi nagustuhan ng ilang supporters. Nabash ng husto si Andrea at hanggang ngayon hindi pa rin humuhupa ang galit sa kanya kahit nag-turn off na siya ng comment section sa kanyang social media account. Pinapaboykot siya ngayon sa kanyang mga produktong ini-endorso at nagbabala pa ang ilang taga-suporta na kung hindi umano tatanggalin si Andrea sa nasabing produkto ay iboboykot na din ng mga netizens maging ang nasabing brand. Sa ngayon, kumakalat ang mga larawan ni Andrea Brillantes na nakahubot-hubad at ayon sa mga netizens, si Andrea umano ang nasabing babae sa larawan. Ano nga ba ang totoong istorya sa likod ng mga di kaaya-ayang larawan na ito at kung bakit sinasabi ng ilang netizens na si Andrea Brillantes yon? Ating alamin ang buong kwento at katotohanan sa likod ng iskandalo ni Andrea Brillantes umano. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka sa akin channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang inaantay mo? Hit the subscribe button and turn on notification bell para una ka sa showbiz updates. Nauna ng ungkati ni Manay Cristy Fermin ang tungkol sa iskandalo ni Andrea Brillantes noon. Ito ay matapos kumalat ang isyu ng panunugod na sangkot ang parehong kapamilya actress na si Andrea Brillantes at Francine Diaz. Talaga namang pinag-usapan ang isyu at matatandaan na umalma ang ina ni Francine. Maging ang pinsan nito nang sabihin ni Andrea sa publiko na hindi totoo at walang katotohanan ang nasabing panunugod. Kung matatandaan, katakot-takot na pambabash ang nakuha ni Andrea, maging ang sikat na kolumnista na si Cristy Fermin na kisaw-saw na rin at sinabing, walang-wala ang issue na to ni Andrea ngayon kumpara sa issue na napagdaanan niya maraming taon na ang nakakalipas. Ang kanyang tinutukoy nga ay ang iskandalo ni Andrea Brillantes. Nagsisimula pa lang ang makilala ang kapamilya actress ng isang malisyosong video ang kumakalat sa social media noon. Pinaniniwalaan nga na ang 12-year-old Andrea Brillantes ang nasabing babae sa video na noong panahon na yon, isa siya sa main cast ng Philippine TV longest running kiddie variety show na Gawin Bulilit. Nakasalukuyang ine-ere sa ABS-CBN Kapamilya Network ng mga panahon na yon. Mas lalong nakilala si Andrea nung bumida siya sa primetime soap opera na Annalisa. Hindi doon natapos ang proyekto ni Andrea Brillantes sapagkat binigyan pa siya ng sunod na proyekto ng DOS at ibinigay kay Andrea Brillantes ang role bilang nakakabatang kapatid ni Daniel Padilla sa remake ng Pangako Sa'yo. Ayon nga sa kumakalat na balita noon, nanakaw umano ang cellphone ni Andrea Brillantes kung saan nakasave ang kanyang pribadong video at sinasabing ang magnanakaw umano ang mismong nagpost ng maselang video ni Andrea. Ang makikita nga sa scandal video ay ang 12-year-old umano na si Andrea Brillantes na kinukuhanan ng kanyang sarili at ipinapakita ang kanyang pribadong katawan. Sa ngayon, burado na ang major video sa iba't ibang site, ngunit mabilis itong naisave ng ilang netizens para sa sariling interes o ang mas masama pa para gamitin ito upang masira ang aktres. Matatandaan na naging number one topic si Andrea Brillantes sa social media platform na Twitter. Wala namang nakakapagpatunay kung totoo nga ba ang nasabing video at kung totoo na si Andrea Brillantes nga ba yon. Hanggang sa magsalita na ang kampo ng aktres noon at sinabing hindi si Andrea Brillantes ang nasa video kundi ang kapatid nito. Taon man ang lumipas, ngunit tuwing gumagawa ng ingay si Andrea Brillantes dahil sa kontrobersiya, hindi nga maiwasang madikit at maungkat ang isyong kinasangkutan niya noon. Ikaw ka trendy, anong masasabi mo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin ng komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito.